Banda Stingray ang bilis sa paglangoy na makakasama natin today. Di lang siya gold medalist. Record-breaking na siya sa edad na 15 years old. Let's change the game and meet James Ray Stingray Ahido. Mga kapuso, the heat is on. Kaya naman, grab your swimsuits and your goggles. Dahil susubok tayo ng sport na di lang perfect to beat the heat. Okay rin for health and fitness. Tara, swimming tayo! At para hindi lang floating-floating tayo sa pool this summer, magpapaturo rin tayo ng iba't ibang strokes o style ng paglangoy. At syempre, getting to know na rin our promising and record-breaking 15-year-old swimmer na si James Ray Stingray Ahido. Saan nagsimula yung nickname na Stingray? Sino nag-start nun? Tita ko po, naisipan niya po gawing Stingray po pa. Kasi animal po sa swimming yun. Oo. Ang bilis kasi sa paglangoy ni James Ray, talaga namang mala Stingray at record-breaking. Nito lang nakaraang Asian Age Group Aquatics Championships na ginanap sa New Clark City, kung saan kalahok ang 44 countries sa Asia. Nag-uwi lang naman siya ng tatlong medalya sa age 12 to 14 category. Kabilang ang gold medal para sa 100-meter boys butterfly. Yan ang unang gold ng bansa sa nasabing international competition. At nabasag pa ni James Ray ang national at tournament record na 55.98 seconds. Dream ko lang po makarecord yan. Yung finocus namin na event, yun yung na-execute niya na maganda. Nakaka-proud talaga. Kaya naman, di ko na pinalampas magpaturo ng ilang swimming strokes kina James Ray. Una nilang pinasubok ang freestyle. I-level mo yung batok mo tsaka yung back mo. Tumingin ka lang sa floor para umangat yung hips mo. Relax. Pinatry din sa akin ang back floating. Okay. At ang mas relaxing na breaststroke. Kaya talaga namang mas nakakabilib ang kakayahan ni James Ray sa swimming na sinimulan niya noong siya'y 8 years old. Pina-learn to swim namin siya. Nakataan siya ng potential. Sinali na siya sa mga competitions. So, how was it to witness him set records? Super blessed and super thankful kami sa Lord. With his talent and dedication sa sport, hindi malayong marating ni James Ray ang kanyang mga pangarap bilang atleta. Gusto ko po makasali ng SEA Games po and Olympics. You know, he's 15 years old. Dami pa nitong mararating, dami pa nitong mga records na masaset with the potential that he has. There you go mga kapuso, not just for competition, pero maganda rin ang swimming for your health and fitness. So go ahead and try it out. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. At ako si James Ray Ahido. Changing the game! Pinuno ng isang mababatas ang umano'y pagiging presidential appointee ng pinuno ng local partner ng Miro System na siyang nanalo sa bidding para sa pagtanggap at pagbilang ng mga boto sa 2025 elections. Pero nagpirmahan na ng kontrata ang Miro at COMELEC kaugnay niyan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nagpirmahan na ng kontrata para sa full automation system with transparency audit count o fast track para sa 2025 elections. Ito ay sa pagitan ng Commission on Elections at ng joint venture na pinangungunahan ng Miro Systems ng South Korea. Sinaksihan ito ni Korean Ambassador to the Philippines, Lee Sang-hwa. Kasama sa kontrata ang pagrenta sa mga automated counting machine, pati na ang mga gagamiting ballot box, ballot paper, ballot printing at iba pa. Kasunod nito, magpapalabas ang COMELEC ng notice to proceed para sa produksyon ng mga makina sa South Korea. Sa gitna ito ng patuloy na pag-question ng ilan sa kredibilidad ng Miro. Ayon kay Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ang pagpalya-umano ng makina ng Miro sa mga nagdaang eleksyon sa Congo at Iraq ay nagdudulot ng risk o panganib sa sistema ng eleksyon sa Pilipinas.
Sagot ng Miru, naipakita na raw nilang maayos ang naging performance ng kanilang mga makina sa naturang mga bansa. Sinabi rin ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na isa raw sa local partner ng Miru ang Integrated Computer Systems, pinamumunuan daw ng negosyanteng itinalaga sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Private Representative sa LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Hindi niya pinangalanan ito, pero tinukoy niyang head daw ito ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. So kapag gano'n na ang mga pinapaboran ano, ng mga kontrata ay yun din yung kung sino yung merong mga nasa loob, diba, ng pamahalaan, mga appointed din, eh ang hirap na madaling pagkatiwalaan ng ating mga mamamayan. Tinanong namin tungkol dito si Integrated Computer Systems President George Barcelon. Kinumpirma niyang itinalaga siya ng Pangulo sa LEDAC, isang advisory body na nagpapayo sa Pangulo para sa mga polisiyang magsusulong sa ekonomiya. Pero paliwanag niya, it's not a position wherein the role is involved in the decision making. My role in LEDAC is to hear the side or comments from the private sector. That's all. Our involvement in this Comlink bit, no, is just the IT platform. Our company is not here to do with the whole operation of the election process. Nakabinbi naman sa Korte Suprema ang petisyon ng kumpanyang Smartmatic na kumukwestiyon sa pag-disqualify sa kanila ng COMELEC sa pagsali sa Automated Election System Bidding. Humingi sila ng temporary restraining order sa Korte Suprema. Sa kabila nito, tiniyak ng COMELEC na tuloy lang ang kanilang paghahanda para sa election 2025. Sabi ko kasi sa kanila, mayroong Republic Act 9369 na ang tawag natin doon ay electoral sabotage. Kapag ka nagkaroon ng irregularity ng boto ng more than 10,000, that's life imprisonment at non-bailable. So sabi ko sa kanila, ayaw ko pare-pares tayong makukulong dyan. We wanted po na magkaroon ng pinakamaayos na election sa 2025, ng credible at pinagkakatiwalaan na election ng 2025. At sinabi ko kung gusto nyo mag-participate pa sa mga susunod na procurement ng COMELEC, ayusin nyo ang 2025 elections. Pagtitiyak naman ng Miro Systems, we could promise, we could guarantee that we'll be transparent all the way throughout the process. We will abide by the rules of the COMELEC of this nation, of the Philippine nations. Our goal also is to build up our company and to expand, and we're looking for the future. So we will not do anything that will jeopardize our future and also the election process of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Kritikal ang kondisyon at napingas pa ang tainga ng isang bata sa Samar. Matapos lapain ng apat na aso, nagpaalala ang isang grupo sa mga responsibilidad ng mga may-ari ng mga hayop para maiwasan ang mga ganyang sitwasyon. Nakatutok si Salima Refran. Sa dami ng tinamong kagat, halos hindi makilala ang 2 taong gulang na babaeng ito na nilapa ng 4 na aso sa Kalbiga, Samar. Kritikal siya ngayon sa ospital. Napigtas pa nga ang kaliwang tenga ng bata at natanggalan ng laman sa pigi dahil sa kagat ng aso. Sabado ng hapon nang sundan raw ng bata ang inang papasok sa trabaho. Pero naligaw ang bata sa isang babuyan kung saan siya nilapa ng mga asong bantay. Ang nanay rin ng bata ang nakakita sa kanya. Buti nga, ako. Dalawa rin na kadto, magkakarga yun. Naginulihan ako, ginulihan, wala ko na ipupuruta. Tapos bukong ko na lahi, pier ko na buhato, ng babuyan na klawas. Aging kakadlok, namumuro. Nangako naman ng tulong ang may-ari ng mga aso at sasagutin ng gastos sa ospital. Tinuot na iaada, tapos hindaokhan ko ang ayaman. Amo na pag, kayo namimiling na siguruhan mama. Tapos siguro dumalagan kay, kasi nakuha niya, nahulog pa hiyang at tuhan may habna. Kigad man hiya, nahulog pa siguro hiyang at tuhan. Ang huling kukuha ng ayam, yung sisibo. Nga, ang ginsibo na yung ayam. Nagato pa yan, lulay ng karao, lintuya pag. Lintuya lapaa. Pero paano nga ba dapat ang mga pangangalaga sa aso? Hinahayaan lamang ba silang malaya sa kanilang lugar? O dapat bang tinatali o
kinukulong. Sa batas po natin, sa Anti-Rabies Act of 2007, dapat po i-make sure natin ang ating mga alagang hayop no ay nasa loob ng kanilang mga bahay, nasa loob lamang ng kanilang mga bakuran, at kung sila ay lalabas, sila po ay dapat nakatali or nakaleash. Mahalaga rin ang pagtiyak na bakunado sila kontra rabies. Nagpaalala rin ang mga animal welfare group kaugnay ng pagkakapon ng mga aso. Napaka-importante na ipakapon natin ang ating mga alagang hayop. Siyempre, hindi po sila dadami at hindi rin po mapapabayaan yung mga hayop na iyan nagagala, pag-alagala. Para sa GMA Integrated News, Sanima Defra, nakatutok, 24 oras. Nasawi ang isang rider matapos sumalpok sa isang sasakyan nang mag-counterflow siya sa Skyway Stage 3. Bukod sa nakainom umano ang biktima, bawal din ang dala niyang motorsiklo sa expressway. Panoorin sa pagtutok ni Ian Cruz. Payapa at normal ang takbo ng mga sasakyan sa Skyway Stage 3, sakop ng Balintawak, Quezon City, nang biglang isang motorsiklo ang nag-counterflow at sinalpok ang isang sasakyan sa northbound ng Skyway Stage 3. Ayon sa statement na inilabas ng Skyway, galing daw ng A. Bonifacio Avenue ang rider at umakyat ng off-ramp ng Skyway northbound na pababa ng NLEX. Sinubukan pa raw itong harangin ng kanilang tauhan pero hindi umubra sa bilis umano ng motor na 80 kph. 60 kph lamang ang takdang bilis ng sasakyan sa Skyway Stage 3. Ang driver ng 150cc na motor tumilapon sa lakas ng impact sa nakabangga ang sasakyan. Lumalabas na nakainom daw ang rider na isinugod pa sa ospital pero namatay rin makalipas ang 12 oras. Nakita po natin na wala po siyang helmet na dala during, nagamit during the time. At may lisensya ba? Allegedly po ang ating rider wala pong lisensya. Bahagya naman nasaktan ang driver ng sasakyan. Nasa right of way man bilang proseso, ipinagharap pa rin ng HPG ng reklamo ang driver ng sasakyan sa Quezon City Prosecutor's Office. Pero naghain na rin daw ng affidavit of desistance sa piskalya ang kaanak ng nasawing rider. Paalala ng motoridad, tanging 400cc lamang pataas ang mga motorsiklong maaari sa expressway at hindi pasok dyan ang sinakyan ng rider. Kung hindi nga raw na-aksidente ang rider at nahuli ito, marami rin siyang kakaharaping reklamo. Sa expressway po, mayroon pa tayong specification dyan na dapat ang motor lang dapat dyan ay 400cc above. So, yung ating rider, nakita naman natin na yun po ay rider 150cc lang. So, hindi po siya allowed. O either way, yung ginawa niya po, hindi talaga allowed kasi counter po ang ginawa. Hindi naman po siya going the lane yung ginawa. Sinikap ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng driver na sinalubong ng motorsiklo pero tumanggi ito. Ayaw ring magbigay ng pahayag ng kaanak ng rider na na-contact ng GMA Integrated News sa pamamagitan ng social media. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Pagpapaigting sa labor cooperation at pagtalakay sa seguridad. Yan daw ang ilan sa mga bibigyan diin ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Germany at Czech Republic. Nakatutok live mula sa Germany, si Rafi Tima. Rafi? Mel, 12:45 ng tanghali ngayon dito sa Berlin, Germany, kung saan inaasahan ngang darating dito si Pangulong Bongbong Marcos para sa unang bahagi ng kanyang working at state visit dito sa Central Europe. Sa kanyang pag-alis dyan sa Pilipinas kanina, ay umaasa nga ang Pangulo ng kanyang pagbisita dito ay magbubunga pagdating sa larangan ng economic cooperation at investment opportunities. Maganda ang mood at nakikipagbiroan pa si Pangulong Bongbong Marcos bago umalis kaninang hapon para sa kanyang ikalimang paglabas ng bansa ngayong taon para niya ipromote ang bansa sa mundo. Sa kanyang pahayag bago umalis, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapaigting sa labor cooperation sa mga bansang Germany at Czech Republic at pagbibigay ng prioridad sa proteksyon ng karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Gagamitin din daw ng Pangulo ang pagkakataon para talakayin ang seguridad. We will underscore our unwavering commitment to strengthening partnerships with like-minded countries, promoting the rules-based international order, which serves as a cornerstone of global peace and of stability.
Naroon sa send-off ng Pangulo sina House Speaker Martin Romualdez at Vice President Sara Duterte na nakitang nagkamayan sa isa't isa. May 35,000 Pilipino na nagtatrabaho, nag-aaral at mga scholar dito sa Germany, habang nasa 7,000 naman ang nasa Czech Republic. Binigyang din ng Malacanang bukod sa potential na investment at economic agreements na makukuha ang Pilipinas sa mga pagbisitang ito ng Pangulo, pagpapaunlak din ito sa mga imbitasyon ng mga leader ng Germany at Czech Republic para sa Pangulo ng Pilipinas na bumisita sa kanilang bansa. Gabi oras dito sa Berlin, inasahang darating ang Pangulo at bukas na magsisimula yung kanyang sunod-sunod na aktibidad. Una na rito ang pulo ng Pangulo at ni German Chancellor Olaf Scholz. Dalawang araw mananatili ang Pangulo dito sa Berlin at sa Miyerkules ay lilipad naman siya patungo sa Prague para naman sa kanyang state visit sa Czech Republic. Yan pa rin ang latest mula dito sa Brandenburg Gate sa Berlin. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Todo na ang training ng mga student-athlete na lalaban sa NCAA Season 99 Volleyball Tournament. Sabi ng teams na sumalang sa flagshot kamakailan, dapat abangan ang kanilang galing sa court. May mga aral daw silang natutunan sa nakaraang season na kanilang isinasaalang-alang. Magsisimula ang NCAA Season 99 Volleyball Tournament sa buwan ng Abril. Nag-sorry si Miss World 2013 Megan Young matapos batikusin ng ilan ang isang bahagi ng kanyang hosting stint sa 71st edition ng Miss World. Makichika kay Nelson Canlas. Grateful and nostalgic para kay Miss World 2013 Megan Young na makabalik siya sa Miss World stage a decade after winning the title. At this time bilang host, emotional trip daw ang pagtapak niya on stage sa Miss World coronation sa Mumbai, India nitong weekend. Marami ang nag-congratulate kay Megan for her pageant hosting stint. Pero merong mga bumatikos sa pag-aayos ni Megan sa buhok ng candidate ng Botswana na si Lesego Chombo. Komento ng ilan, unethical, racist at bawal daw sa paniniwala ng Africans ang ginawa ni Megan. Sabi ni Megan sa isang post, gusto niya lang tumulong pero hindi niya raw nakita ang bigger picture. Maaari daw na nagdulot ito ng distress sa panahong yun. Sinabihan na raw siya na culturally unacceptable ang kanyang ginawa at nakipag-usap at nag-sorry na raw siya kay Lesego in private. Humingi rin siya ng sorry sa mga nakapanood at kung nagdulot ng discomfort o kaya pagkalito sa kanyang ginawa. Napagtanto niyang thoughtless and disrespectful ang kanyang ginawa. Wala raw siyang intensyong manghimasok sa personal space o gawing uncomfortable ang sinuman. Sisikapin niya raw na mas maingat in the future. Sa social media post ni Lesego, nagpasalamat siya sa lahat ng nagpaabot ng concern sa kanya. Gayunman, hindi raw siya masaya na may binabatikos para sa kanyang kapakanan. Panawagan niya, be kinder, hindi lang kay Megan kundi pati sa mga itinanghal na Miss World 2024 na si Christina Piskova ng Czech Republic. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sino mag-aakalang hanggang ngayon may pamilya pa rin na tumitira sa kuweba? Ito po ang sitwasyon ng isang pamilya sa Batangas at isang dekada na raw sila roon. Nakatutok si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa gitna ng mga makabagong istruktura at gusali, may isang bahay sa Batangas City na namumukod tangi. Kung titingnan sa labas, animoy karaniwan lang. Pero ang bahay na ito, isa palang kuweba. Doon kasi ako dati nakatira. Ito man, igarahe namin. Okay. Ng tricycle. Okay. Ngayon, eh, ang mga anak ko sa una doon nakatira sa taas, isang kwarto, bahay ng aking ama. Ang ginawa ko, ay may kinakasama nga ako. Oo. Kaya ako may nagtitinda-tinda. Taong 2012 nang manirahan dito si Mang Rufino nang bumukod siya sa mga anak. Hanggang dito na niya nakasama ang bagong pamilya. Ang kuweba, unti-unti niyang nilagyan ng gamit. Pininturahan din ang ilang bahagi. Pero kapansin-pansin ang napakaliit at mainit na sitwasyon sa loob ng kuweba na hindi na raw malinaw kung gaano kahaba. Pero pinaniniwala ang tumatagos daw sa bahagi ng ilog Kalumpang. Ayon sa Batangas City Engineer's Office, hindi akmang gawing tirahan ng lugar. Dapat believable siya. Ibig sabihin, may bintana, may pintuan, may supplies po ng facilities tulad ng tubig,
may malinis na tubig, hindi lang basta tubig, malinis na tubig, may kuryente po. Hindi natin sigurado ang klase ng bato o ng lupa na pumapaloob doon sa area na yon. Kung si Mang Rufino ang tatanungin, gusto na niyang umalis sa lugar. Ayaw niyang makitang lumalaki ang anak sa masikip na yungib. Ang kaso... Wala man po akong maiuupay. Dahil may pamilya ko, gusto ko yung aking anak. May alis ko ito. Mabigyan ako sa kahit masabing bahay na makuha na hindi. Masaya na ako. Ang anak ko yung maililipat ko. Nang makarating sa lokal na pamahalaan ng Batangas ang kwento ni Mang Rufino, agad siyang pinatawag para ipakita ang housing project na pwede nilang paglipatan. Ipinapaubaya pa rin daw ng LGU ang pagpapasya sa pamilya ni Mang Rufino. We see to it naman na hindi basta naman tayo naglilipat ng family, di ba? Kailangan alam din ng family na ating itatransfer kung okay ba para sa kanila yon. Baka mayroong malapit-lapit din siya malapit-lapit. Mapapalayo, tsaka kaysa pagdahal ng bata. Nabigyan na raw ng numero si Mang Rufino para sa unit. At kung makakapagdesisyon na ang pamilya, saka pagugulong ang pag-aasikaso para makalipat sa housing project si Mang Rufino. Para sa GMA Integrated News, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, nakatutok 24 oras. Binabalangkas na ng MMDA ang magiging gabay sa pagpapatupad ng ban sa mga e-vehicles sa mga national road. Nakatutok si Joseph Moro. Ang bike lanes doon. I think nag-implement ang Quezon City ng mga bike lane program niya, di ba? Opo. Hindi naman namin hinarang yan. May objection ba kami dyan? Pero di ba po kasama siya sa listahan? Yung EDSA, ang pinipilit nyo, maglagay na, magsara ng isang karsada, portion ng EDSA. Imagine niyo kung gaano kasikip ang EDSA. Bagyan ng kainitan sa konsultasyon ng Metro Manila Development Authority o MMDA, kognay ng ban sa mga e-trike, e-bike at tricycle sa mga national road. Binabalangkas na ng MMDA ang Implementing Rules and Regulation o IRR sa pagpapatupad ng ban. Pero hiling ng grupo ng mga commuter, huwag muna yang ipatupad. Bukod sa wala umanong naunang konsultasyon sa ban, tila labag daw ang ban sa Electric Vehicle Industry Development Act o EVDA Law na nagpo-promote ng paggamit ng mga e-vehicles. It's really resisting the shift that our current development plans and policies are aiming to see. Eh bakit daw ang mga e-bikes at e-trikes ang pinagdidiskatahan at sinasabing hindi ligtas? Sa datos ng MMDA, parami ng parami ang mga e-bike na sangkot sa aksidente. Triple ng bilang noong 2019 ang bilang noong isang taon. Pero giit ng grupo, mas marami pa rin ang ibang sasakyan. Yeah, they're definitely not as dangerous as MMDA is claiming. If you compare it really to the amount of road crashes that are attributed to private four-wheeled cars, it's so much more. Git ng MMDA, tuloy na ang ban sa April 15 na pagpapatupad lamang ng dati ng resolusyon ng Department of Interior and Local Government o DILG na bawal ang mga tricycle sa mga national roads. 19 ang bumabagtas sa buong Metro Manila. Hindi sila pinagbabawalan na lumabas. It's just that may mga certain roads na hindi talaga sila nararapat. Imagine mo, ang takbo lang nila, maximum 25 kilometers an hour. May tumatakbo dyan 60, 80. Paano kung hindi sila mapansin? Kapag ipinatupad na sa April 15 yung ban sa mga light electric vehicles katulad ng mga e-trikes at mga e-bikes, pagmumultahin ng 2,500 pesos ang sino man na mahuhuli na dumadaan sa mga national roads. Pwede rin hatakin o impound ang inyong mga sasakyan. Pero tanong ng ilang mga e-bike enthusiasts, paano sa national roads na may bike lane katulad sa EDSA? It should be treated the same. May technology lang tong pedal assist bicycle. Sana makalabas sila ng follow-up statement or clarification na nakakategorize mabuti. Yung mga e-bikes na i-allow doon sa bike lane ay dapat classified pa rin as bisikleta, meaning pedal assist. Iko-considera rin daw ng MMDA sa IRR ang mga suhestyon ng grupo sa IRR. Eh, wala tayong magagawa. Government policy na yan. Eh. Kailangan natin sumunod. So, iwas na lang sa mga kalsada na bawal. Kagamitin ko pa rin sa, dito na lang sa mga minor road. Eh, huwag tayong magbayad. Problema pa yon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.
Nilinaw ng Black Rider star na si Rio Loxin ang totoong pangyayari sa viral video ng walang humpay ng pag-iyak kahit tapos na ang isang matinding eksena sa shooting ng programa. Panawagan rin ng lead star nitong si Rudo Madrid itigil ang pagpapakalat ng fake news. Makichika kay Lars Santiago. Nasa tent na at tumigil na sa pagrolyo ang kamera. Pero hindi pa rin mapigil sa paghagulgol ang veteran actress na si Rio Loxin. Yan ay matapos kunan ang isa sa mga eksena sa top rating action series sa GMA Prime na Black Rider. Kasunod nito, lumabas ang balitang nahirapan umanong huminga ang aktres at wala umanong medic sa set para umalalay. Pinabulaan na ng aktres ang batikos na wala anilang medic sa set ng Black Rider. Wala pong kapabayaanan na nangyayari sa set ng Black Rider. May medics po kami, meron po kami mga ambulansya, meron kami mga security officers. Wala po, alagang-alaga po ako sa set. Wala pong untoward incident. May medic at ambulansya na naka-standby at tumulong. Pero hindi lang daw niya kailangan ng medic noon. Yun lang yun. No medical issues, hindi po ako inatake ng hika, wala po akong hika. Hindi rin po ako nagkaroon ng anxiety attack, wala pong ganon. Yun lang talaga, mabigat lang po talaga yung Excel. Paglilinaw niya, hindi siya agad nakabitaw sa napakataas na emosyon sa mga kinuna nilang eksena. Eh since naka-pang-apat na siya, masyado nang mataas yung emosyon ko na pagdating doon sa ika-fourth scene, hindi ko na siya mapigilan kahit after the scene. Si Ruru, ikinalulungkot ang kumalat na fake news. Imposible pong walang medic sa set dahil hindi po natin alam kung ano po yung mga pwede mangyari sa atin during dun sa time na nagtatrabaho po tayo. At the same time, bukod po sa medic, meron tayong naka-standby na mga kapulisan po natin. May naka-standby din po tayo ng mga firefighters. Isang araw si Ruru sa mga minsan ang natulungan ng medic sa set nang magtamo ng knee-injury noong Agosto habang ginagawa ang isang stunt. Panawagan niya ngayon, itigil na ang pagpapakalat ng mga maling balita. Mamayang gabi, di dapat palagpasin ang matinding paghaharap ni Elias at ni Calvin, played by John Lucas. Mamaya na po ang paghaharap nila dun sa falls na wala pa daw po nabubuhay. Finally, ito na yung iniintay po ng marami, itong paghaharap nilang dalawa. Isa pa sa pinaghahandaan ni Ruru, ang Canada tour ng Sparkle sa April 5 at 7. Kasama niya rito ang girlfriend na si Bianca Umali, Team Barda, Barbie Forteza at David Licauco, at ang Julie Ver o sina Julian San Jose at Raver Cruz. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Ate ng mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Araliano. Miss Mel, Miss Pia, Emil. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tianco. Ako po si Pia Arcangel. Para sa mas malaki misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangit. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.